Hi, Kuya. Good afternoon. Kumusta kayo dyan? Mabuti. Kumain na po kayo. Oh, may nagbigay sa akin. Ah, anong kinain nyo? Binigyan ako ng munggot kanin. Wow, so nakakain na po kayo. Diyan na po kayo nagtatambay? Oh. Bakit taga saan po kayo, Kuya? Nasunugan ako sa Tondo. Manila? Oh, sa North Harbor. Oh, tapos? Tapos, naglakad-lakad na lang ako kaya wala akong hinihing tulong. Oh, tapos, napad-pad kayo dito? Hindi. Nilakad ko yung monumento. Oh, tapos po. Tapos, pagdating ng monumento, sinundan ko yung dinaanan ng bus. Opo. Napunta ako ng Mikawayan. Oh, tapos? Mikawayan, Baliwag, Santa Maria, Mukawe, nakarating ako ng Philippine Arena. Opo. Pagdating ko dyan sa Malolos Capital, nakisakay ako ng jeep. Dinaritso ko lang kalsada. Opo. Napunta ako ng Angeles, Pampanga. Kamuntikan ako makapasok ng Clark Airport. Opo. Buti hindi ako nakarating ng Lahar. Oh, tapos napadpad kayo dito sa Pangasinan. Hindi, nilakad ko lang yung... Puro lang kayo lakad. Lakad ko yung Angeles papuntang Capas hanggang Capas, hanggang Tarlac City. Oh. Tapos nakisakay. Nakisakay ko papuntang boundary ng Tarlac at Pangasinan. Ano bang pangalan ni Kuya? Mario. Si Kuya Mario. Oh. Ilang taon na po kayo, Kuya Mario? 41. 41? Wala po kayong asawa? Walang mga anak? Wala. Wala. Broken family ako. Broken family po kayo. Nasaan po ang mga magulang niyo po, Kuya Mario? Hindi ko po alam eh. Kay mga 8 years old ako naghiwalay sila. Pag naghiwalay sila, hinatid ako sa Davao. Sa auntie ko. Oh, tapos po? Yun, di ko, yun ang huli na pagkikita ng mga nanay ko. So, Bisaya po kayo? Oh. Marunong kayo mag-Bisaya? Oh. Dugay na ka diri? Oo. Oh. Pila nakabuwan diri sa Pangasinan? Nagpalipat ni Kato lang ano bang taon? Parang mga November siguro yan? Last year? Ang mga kamag-anak nyo po, nasaan nakatira? Auntie ko lang tiniran sa Davao eh. Kalaban ko rin yun eh. Ah, so broken family po kayo, Kuya Mario. Iniwan kayo sa mga magulang nyo po doon sa kaanak nyo po na taga Davao. Sa auntie nyo po. Ngayon, matapang at hindi nyo po nakayanan, kaya kayo ay umalis doon. Nilayasan ko. Nilayasan nyo, kaya palaboy-laboy na lang po kayo. Bale, 1987 ako tumira sa auntie ko. Opo. 1987 hanggang January, hanggang 1997. Opo. Inabuisit ako sa katugalan eh. Inaabuso na ako. Pinapalo kayo? Sinasaktan kayo? Oo. Kuya Mario? Oo. Oh. Kung umutos, parang wala na lang yun. Parang inuutosan ka na hindi ka mag-anak? Oo, parang... Ginagawa kang alila? Oo. Oh. Umutos na, ay, singilin mo si Anas paluwagan. Singilin mo si Anas sa... Laging pasigaw po, Kuya Mario. Yun. Walang pakialam kung magsalita. Pinapagalitan, sinisigawan. Pinapahiya ka pa sa... Tao. Mga kapitbahay. Kung, kaya hindi nyo na nakayanan, umalis po kayo. Ilayasan ko yung kagaguhan. Yung pang nagpakilam sa ibang tao. Pag kumain, all around ba yung houseboy, kusinero, tagasingil ng utang. Lahat-lahat na lang po. Oh. Wala na po kayong balak na babalik ng Davao? Anong balikan ko doon? Magyanga rin, magugutom din ako. Magugutom din po kayo. Ang babarat din ng sahod doon eh. Tapos buhat nun, Kuya Mario, wala na po kayong ibang naging trabaho uli? Naging... Sa Imus, Cavite, tagawalis ako, January 2008, November
November 1999 hanggang kailan ba namatay si dating Pangulong Cory? Pantandaan yung pizza na yon. Siyam na buwan ako nagtagawalis doon sa terminal. Eh, kaso lang kay probinsya may pagkagunggong eh. Pagtingin sa'yo na trabahante ka, abusuhin pagka mabuti. Doon niya sa Davao. Doon din sa Rizal, naging janitor ako sa bombero. Opo. 2009 hanggang February 2015. Opo. Eh, ganun din, kagaguhan kay... Abos, mga abusado din po. Kumbaga, halos lahat na naging amo nyo po, mga abusado. Oo. Oh. Kaya pinili nyo na lang po na ganito po ang buhay Lila, nyo? Hindi. Babalik ako sa Maynila. Babalik po. Nangangalakal ako doon. Dito, ganun din po ang ginagawa nyo? Nangangalakal din po kayo? Hindi. Babalik ako doon sa Natividad at San Nicolas. San Nicolas. Ayan po, mga kababayan, no? Habang kami ay naglalakbay dito sa bayan ng Natividad, napansin namin dito si tatay, nasabihan pa namin, nasa mahaba siyang tulay, no? Nasa malaking tulay. Nandito siya sa nakaupo sa gilid. Sabi ko, parang mayroon nakaupo doon, nangangalakal or homeless. So, hindi nga kami nagkamali, no? Nilapitan namin. No, in-approach namin si tata. Maayos naman siya makipag-usap. Meron pa siyang mga alaala, no? Naalala niya ang mga nangyari sa buhay niya. Ang kwento, base po sa kwento niya, taga Maynila, and then broken family. Tapos, naghiwalay yung mga magulang. And then, iniwan siya doon sa kamag-anak niya sa Davao. No? And then, hindi niya nagustuhan dahil parang amin na malupitan siya doon. No? Yung hindi maganda yung naging trato sa kanya. Pinapagalitan, pinapahiya. Lahat inuto sa kanya. No? And then, nilayasan din niya. Lumayas din siya. No, at pumunta dito uli sa Manila, no, sa Tondo, Manila. Nag-iisa, walang asawa, walang anak, no. At mula noon, nung nasunugan siya ng bahay sa Tondo, parang ganito na nangyari, pumunta daw siya ng iba't ibang lugar hangga't napadpad siya dito sa Pangasinan at ito na yung kanyang buhay ngayon, no. Kung mayroong magbigay, ayan, makakain siya, kung wala, wala din. Kaya sabi ko nga sa kanya, ay paano yung kanyang pang-araw-araw, kung maabutan daw siya ng ulan dito sa malaking tulay, pupunta daw siya doon sa ibaba, no? Doon siya mag doon siya sisilong para hindi siya mabasa sa ulan. O paano yun, Kuya Mario? Pag halimbawa uuwi kayo ng Maynila nga eh. So ang gagawin lang natin dito kay ang pwede nating magawa dito kay Kuya Mario, no? Dahil syempre hindi pa natin masyadong alam kung ano ba talaga ang nangyayari, kung bakit naging ganito si Kuya Mario. Kaya sa ngayon, bigyan muna natin siya ng cash para kahit papaano meron siyang pang bili-bili ng pagkain niya sa araw-araw. Kasi ang hirap po, mga kababayan, nandito lang siya. Halos walang bahay dito, no? Halos walang bahay at wala siyang mahingian na pagkain. So, magugutom, no? At hindi niya alam kung paano yung kanyang sitwasyon. Basta sabi lang niya kung saan siya, punta siya doon, kahit anong oras, lipat siya doon, punta dito. So, ganon. So, Kuya Mario, okay lang po ba sa inyo magbigay kami ng cash sa inyo para pabili-bili niyo po ng pagkain niyo araw-araw? Ha? Okay, so bigyan na lang natin si tatay. Wala ito pa. Ay para pabili-bili niyo po ng pagkain, ha? Para sabi niyo po, pupunta kayo doon. Tapos, kung maabutan kayo ng buto, at least meron kayo manunukot at pambili niyo po ng pagkain, ha? Oo. Oh. Oh, sige, tanggapin niyo po ito, Kuya Mario. Pero kung gusto niyo, halimbawa, na ihatid namin kayo doon sa pinanggalingan niyo, okay po sa inyo. Papayag po kayo na ihatid namin kayo doon. Sa North Harbor? Opo, sa Maynila ba sinasabi niyo? Oh. Okay lang po sa inyong ganon? Oh. Ihatid ka namin doon sa pamilya nyo? Hindi, wala nang pamilya doon. Wala ka nang uuwian kahit ka mag-anak? Wala. Kaya nga ako nangangalakal doon. Eh paano po? Kung babalik po tayo doon, wala po tayong mauuwian na kahit sino. May ako walang problema. May kapitbahay ako doon. Oh, pwede ka namin ihatid doon sa kapitbahay nyo? Oh. Oh, kailan gusto nyo nga eh? May masakyan ako.
Ha, hindi. Kung papayag po kayo, kung uuwi po kayo ng Maynila at mayroon kayong mauwian doon, ihatid namin kayo. Doon nga sa North Harbor nakatira. May kapitbahay ako doon. Meron. Kabisado niya pa po. Oh. Anong address po? Malinal North Harbor, Pier 2. Pier 2. Oh. Doon ako namuhay doon. Marami nang kilala doon. Marami na kayong kilala doon. Ay, kung ibabalik namin kayo doon, papayag kayo. Oh. Oh, sige. Ganito ang gawin natin, ha. Wala kang telephone number na naiwan taga doon, na kikilala mo doon? Wala? Wala. Ang ano lang, ang pangalan ng... Address lang at saka pangalan ng mga kakilala mo. Angela... Angela... Rubias Garcia. Ayan po mga kababayan, no, kung sino po nakakilala kay Kuya Mario, kung sino po yung kaanak ni Kuya Mario, pwede pong kumontak sa aming Facebook page, no, or sa aking YouTube channel. Pwede po kayo magkapag-unayan sa amin. Kontakin niyo po kami para kung sakaling si Kuya Mario ay papayag na ihatid namin, kasi kanina sabi niya dito lang muna siya dahil hindi naman daw siya magtatagal dito, and then ngayon sabi niya papayag na naman daw siya. Sige po mga kababayan, no, titingnan po natin kung ano po kung ano po ang pwede natin gawin ni Kuya Mario. Basta sa ngayon, dito siya at mabalikan natin, tapos titingnan natin kung paano natin siya ihahati doon sa sinasabi niyang address. At sana may kumontak sa atin para sigurado tayo na paghati doon ay talagang doon yung kanyang address at uuwian niya. So kababayan, si Kuya Mario. Ano ba ang pangalan? Angela. Angela Rubias Garcia. Ang buong pangalan niyo po? Mario Saratan. Ratan? Saratan. Saratan. Si Kuya Mario Saratan. Ayan po. 41 years old. So ayan po, pwede. Halimbawa, ihatid ka namin, sasama kayo, ha? Oo. Oh. Oh, sige. Wala maayos na damit. Wala po kayong maayos na damit? Oh. Ayos lang po, bibilhan namin kayo ng maayos na damit kung gusto niyo po, ha? Jacket lang, pwede na. Jacket, pwede na. Sige, bibigyan namin kayo ng jacket, ha? Okay. Bago tayo uuwi doon, syempre, maligo tayo, maggupit tayo. Ano pa bang gagawin tayo? Bibilhan namin kayo ng mga bagong damit, yung sinasabi yung jacket, bibilhan namin kayo, ha? Si sino po? Milay Contiveros. Po? Si Milay Contiveros, ban artista. Milay. Si Milay? Oh. Bakit ano-ano yun po si Milay? Ha? Sabihin niya, kababayan niya, hingin tulong. An? O sige, kayo po manawagan mismo, sabihin niyo po. Gusto ko makausap si Milay Contiveros. Gusto ko makahingin tulong sa kanya. Yan lang hingin ko. Makausap ko siya ng personal. Ayan. So, Ate Milay Contiveros, gusto niyo po kayong makausap personally ni Kuya Mario. So, ayan. So, mga kababayan, maraming salamat po muli sa iyong ginintong puso. Nawa ay pagpalain ka ng Panginoong Diyos sa araw-araw. Nawa ay bigyan pa tayo ng mahabang buhay upang sa ganun marami pa tayong masagip ng mga kababayan na tulad nila. Maraming salamat po. So mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan pakishare and subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po. God bless us all. Bye, Kuya Mario. Bye. Hindi pwede ito. Tanda na yan. Kalok alike niyang ano, yung mga artista na matang, yung ano, yung misis ni Mark Lapid. Oh, ito, bata pa. Si Tanya Garcia. Wow! Si Tanya Garcia. Mataba lang siya. O sige, basta yun kuya, ha.